Boss, kailangan magbe-build ng RG sa PBP. Waiting lang ako ng ano, boss. Makakita muna ako ng insights dun sa mga RG. Kasi ka, palos parehas lang sa RG eh. Nawa one hit delete din eh. O dahil mahina lang siguro yung mga ano natin, nagiging reference. Or sobrang lakas ng kalaban. Musta Shura boss, na-meet yung... Yes, tol. Actually, super... Ano? Taas ng naging ano ko sa expectation. Kasi sobrang baba la expectation ko. Pero yung outcome, satisfied. Partida. Medyo... Mali-mali pa yung ginagawa ko nung sa DD. Last... Di ba, nanonood kayo kagabi? Ewan ko kung nakanood ka nung kagabi. Nag-live ako sa DD. Ang goal ko lang is... kahit pa paano maka-damage or makabawas or makapatay. On our case, nagagawa. Nakaka-immediate kill naman. Kita mo, nakakabaliktad kami minsan. Tapos yung mga hindi kayang tapusin ng bigla... Kasi ganito, ang nangyayari kasi is usually nababawasan tapos walang pumapalo up na damage. The fact na nagagawa ko, nakakapag-follow up ako ng damage na nagre-result dun sa namamatay kagad yung kalaban namin is malaking bagay na sa akin yun. Siguro ang cons lang ng pagiging Shura, isa lang, is yung sa PBP ward. Pag may PBP ward sila, tas ang gusto mo ay solo kill, di talaga pwede si Shura doon. Pero kung gusto mo yung tipong team play na pagka nabasag na yung PBP ward tsaka kapapasok, tapos kagad yung kalaban eh. Kahit si Deb eh, nagulat eh. Kahit ako nagulat ako, nakapagpabagsak ako ng 3-star. Na ano, so 3 star meaning siguro 650-670k na yung power nun. So expectation pa lang na ganun. Pero ano yun ha, basag na yung PBP ward ng mga binabanatang ko. So easy target na lang talaga sila. Tas ang minsan, nakakabasag din ng PBP ward yung ulti. Problem ko dito ngayon, ano, ang gusto ko i-build up ngayon yung pangalan nito, yung ganto sa TR. Well, kasi nga, expectation kasi nila, kaya na nilang pumatay ng whale, ganon siguro yung expectation nila. Kasi ang expectation natin, diba sa champion, o whale killer, free to play. Eto, hindi. Siguro ganun expectation nila. Dapat nila kasing i-consider na there's a lot of reduction. Ngayon, sa akin naman, naisip ko sa reduction, o di tatanggalin muna na mga kasama ko yung reduction, then I will follow up. Ganun naman yung expectation ko bago ako lumipat. Hindi ko tinaasan, kaya hindi ako disappointed. Nung mga nagbabasa ako, yun, nade-disappoint ako, syempre. Kasi parang nag-aalangan ako lumipat. Pero nung na ano ko, okay naman siya eh. Nga, para di ako nagmamanual. Oo, ngayon, sabi ko nga, team player naman ako eh.
Hindi naman ako solo player. Diba? Kung solo player, hindi pwede yung Shura. Hindi kayo tatagal sa Shura. Hindi nyo magugustuhan. Pero kung team player kayo, okay naman. Yung iba kasi takot sa pagbabago kung ano yung nakasanayan. Yes, yan yung isa sa mga reason bakit maraming umiiyak. Kasi nakasanayan, one hitter, diba? Hindi na naisip na ganda nga yan eh. Paiba-iba yung meta. Tsaka parang new game kasi magte-tweak and mag-explore ka talaga. Hindi, actually, ngayon, ang problem ko ngayon is yung PBE. Paano ako mag-excel sa PBE? Pero tingin ko naman, okay siya. Kasi pwede kang mag-charge ng ganito. Diba? Then, after naman ng bawas-bawas mo ng ganito, combo naman ng ano, rat-rat na suntok. Ayan o. Yun lang natalsik. Meron boss, meron. Tine-testing ko lang. Mga PBE na ba ako? Tine-testing lang natin boss. Sabi ko nga, sinave ko yung Nexus ko. Kasi ang bala ko sana, babalik ako sa RK kung hindi maganda yung result na magagawa ko. Utang ina. Ito lang problema dito, tumatalsik eh. Ay, oo. May penalty nga pala to, no? Tangina mo. Masa, pangit nga to. Pangit pang PB itong ganito. Ayun, katulad yan, no? Pag tumatalsik ka. Naka-cancel yung skill. Ay, gago. Naka-body relock pala. Ay, hindi, wala. Tumatalsik nga talaga. Dami naglipatan sa Warlock ngayon kasi easy counter. Paano ang easy counter, tol? Share kayo experience nyo, guys, sa pagiging Shura nyo. Para kahit papano, malaman natin kung ano yung ano nyo. Thoughts nyo regarding this class. For me, I'm satisfied on the performance that I made on the DD sa PBT. Sabi ko nga, DD lang naman yung ano namin. Ihabol ko. Mga perform ng maayos. Tapos mga sabay ako sa team ko na medyo ahead sa akin. Utang ina boy, paano tayo makakadamage dito kung talsik tayo ng talsik? On PBP solid siya, pero sa PBE nga, based lang na lang talaga sa PBP at kumbaga sa PBE. O, totoo. Hindi pa natin sure, tol, ha? Hindi ko pa rin alam kung baka may ano pa siya. May pwede siyang gawin para mag-excel sa PBE. Pwede sigurong ipart... Ewan ko kung pwede nating makuha tong skill na to na makukuha din natin si combo. Oh, second day pa lang. Bala ko sana magro-royal guard ako. Teka, mahina ba mic natin? Teka lang ha. Inaan ko lang yung sound settings. Bala ko sana magro-royal guard ako. Kung para sa team. Eh, nanonood ako ng mga nagla-live ng Royal Guard. Puta, one hit pa rin ng Warlock. Sabi ko, ang goal ko, tumagal ng 4 seconds, kahit ganun, tas kahit pa paano, diba?
Eh kung mawa-one hit ka rin naman dahil nga sa difference ng power, sabi ko, edi magsure na lang ako baka sakali pa na 'di ba? Tapos nagulat ako. Yung usually yung mga 'di ba nakita niyo mga nakakalaban namin sila Winsa, yung mga matataas talaga. Pero ano, kaya naman. Tapos doon pa nakita niya, one hit ako. Imagine nyo kung nag-RG pa ako. Kahit mag-Royal Guard ako, one hit din ako nila Winsa. E di, wala, lalo kong walang ambag doon sa team namin. What's up, boss? In Twi, pansem ko lang yung GOH Asura nag-absorb ng Shield PBP Ward. Yes! Tol, ano yan? Huwag kang susuntok ng ano, ng may PBP Ward. Na-absorb siya ng mga FS. Ewan ko kung bakit ganun eh, na-absorb siya. Utang ina mo, susunto ka na lang. Last hit na lang. Yan, 40, 3. Pag 1% na lang siguro. Let's go. Guys, ilan na ang mga Shura kagahapon tsaka aspiring Shura na nagsasabi kagabi, ay kagahapon nga, na laging ganon ang nangyayari, absorb. Kami din, experience din namin yung mga ganon. Kasi nga, ang daming reduction siguro ng Nebula Path. Siguro, i-balance nila yung scale nun. Kasi nga, syempre, pangit naman nun, na-absorb siya masyado. Wala tol, hindi ako nakakasuntok maayos doon sa mutant. Tumatalsik ako eh. Eto, cheesecake. Laglag ako dyan, 0.82%. Mababa. Kasi nga, may cap yung Asura. Eto, combo build. Mali nga, ewan ko nga anong stats yung ilalagyan ko. For sure, mali nga yung preset ko dito. Siguro STR Dex, no? STR Dex Lock. Oo. Eto for sure. Bawi tayo dito. Kuha lang ako ng cards, ha? Tsaka Piki, wag na, okay na yan. Pero sa ton, okay naman sa ton, tol. Sa ton, lakas ng bawas niya sa ton. Anong guild? Depende sa ano mo bossing, boss JC James. Depende sa gusto mong gawin. Hindi tol. Ang MOM, walang silbe sa Gates of Hell. Ang MOM, ha, walang silbe sa Gates of Hell. Na-try na namin yan kagahapon. Ang dami naming test na pinagagagawa. Ilang oras ako nag-live? 8 hours ata ako nag-live kahapon. Sa dami naming test, yung Gate of Hell, yung medyo nasa 500k lang yung gamit namin kahapon.
ang DPS niya is around 1.6 160. Ako na nga lang gagawa, party. $160 lang, tapos nung nag-tier set, $190. Tingnan mo yung difference, sobrang laki. Sobrang laki. Nagana, nagana. Sa GOH yung gamit ko, tol, yung Ancient Hero. Kasi yun yung naka-specific doon sa GOH natin. Pagka combo type, nag-experimental pa lang tayo, pero ang gamit ko is si Phantom Combo. Crescent Knuckle, ito. Crit, tas yung physical attack. Bali combo and Gates of Hell ang builds. Dalawang build, boss. Ayan, kung makikita mo, dalawa yung preset natin. Isang GOH build, tas isang pangalan nito. Sorry ah, kakakain ko lang. Combo build, ayan, dalawa. Eto, testing natin combo build. BK-4. Kaso mawawala yung isang stats ko. Card decks. Blue. Formless, no? Patay tayo. Eto, experimental pa lang to. Ewan ko, ito lang nilagay ko dun sa auto ko eh. Lahat ng combo. Kasi ito yung kasha sa slot eh. Hindi ko alam kung kailangan merong kang sequence na gagawin. Kung may ano din kayo guys ha, tulungan tayo dito. Tulungan tayo. Tulungan nyo din ako dito para makapag-build tayo ng maayos ng mga character natin. Ina naman. Walang gusto sumali sa akin. Wala pa tol, hindi ko pa kompleto yung Major Brutality. Guys, 6k lang. 6k lang requirements para ma-met nyo yung 30% skill damage dun sa MOM. 6k lang yung kailangan. Hindi mo kailangan ng super taas na SP. Sa Asura lang siya gumagana, yung super taas na SP. Sa GOH, hindi niya kailangan na max SP. HP, hindi din kailangan na sobrang taas na HP mo. Nakadepende lang talaga yan doon sa physical attack, P damage, ignore P depth mo kung tatagos yung damage mo. Pero there are times na, katulad nung sinabi ko, diba? Ignore P depth ni, ano, is nasa 5,000 plus 10,000 yung depth ng isa. Sabi, 8,000 siguro yung reduction. Punit pa rin doon sa GOH na one hit, pero chances. Kailangan mong tumira muna ng burning power ata. Ewan ko, yung computation kasi ng GOH, hindi siya, or dahil nagpo-proc yung mga sigils muna. Dahil siguro doon. Dahil sa sigils. Dahil siguro sa sigils yon. Pero nakaka-one-hit siya ng whale sa'yo. Mas mataas sa'yo. Guarantee yun. Yun lang. Hindi ako nakapam-PBE na feather.
Tama lang basta set mo ng 1 yung 2 and skill para hindi mag-proc ng 1s na Super Saiyan mode. Parang breath ng RK ba 'yon? O parang ganon. Doon siya nakakadali. Tingnan lang natin yung DPS natin kung ano yung aabotin natin dito. Sa PBE, well, hindi siya ganun ka, ano, nag-e-excel siguro sa PBE. Nandun pa lang ako sa stage na hinahanap pa natin kung ano yung pinaka-the best build na pwede natin gawin dito sa PBE. Pero sa PBP, well, Gates of Hell, okay siya. Yung dual FS na lagi namin problema, medyo nakakatulong na ako sa mga dual FS kasi napapabagsak ko kagad ng isa, ng immediately. Timing lang talaga siguro. Yung sa mga nagsasabi na pwede akong tumira ng ano kagad, para mag-charge muna ako, di ko magagawa yung ano, mag-charge ng Rampage Blaster kasi nga, it's either mapupunit kagad ako sa mga kalaban, madi-delete. Kaya hindi ako makapag-charge kagad. Kaya ang ginagawa ko, nagtatago na lang sa likod, tranquility. Pero may improve pa natin yung playstyle natin pagtagal. Medyo hindi ko pa kasi kabisado. Nandun ako sa point na yung tipong nagcha-charge ako nang ubos na yung mana ko. Kaya may delay akong pagtira. Dami kong mga lutang moments kagahapon sa DD. Wala, di kami makaka-TR. Tatlo lang kami. Nalimutan ko pa magpalit ng sigil for PBE. Next MVP. Pal tayo. Puro pull yung party. Hindi na siguro kami abot dito. Mukha naman tatlong party lang eh, no? Net, pang-apat kami. Eto pa, oh, may apat. Party nila Boss Big Daddy. Party nila Dark Cream. Hindi nga naka-base sa, ano, yung reflect ng paladin gumagana. Oh, hindi, bakit? Ba't nyo iiyakan? Yun nga yung maganda eh. Gumagana eh. Eto boss, tinitesting combo build. Boss EDFC. Tinitesting namin combo build. Tingnan ko, parang nakikita ako siya kung nagpa-proc siya. Pwede naman instant tol eh. Ay hindi, yung sinasabi mo siguro, yung instant na isahan na lang. Yung parang katulad nito. Pwede mo siyang ilagay ng ganito, no?
Ewan ko nga sa developer eh. Swerte pa yung kalaban namin kagabi o puro bigay ang putang ina. Ang sakit pa naman ng ikot ng bigay, no? Pag doon sa DD. Hindi, feeling ko kasi Boss Nelson Uzumaki, ang developer kasi ng nag-continue ng Ragnarok Origin, siguro nabenta na yung franchise, tas yung developer talaga ng mismong laro na to, iba na. Nag-iba na yung nagde-develop. Kasi napapansin ko yan, doon pa lang doon sa ano, sa yung animation niya, yung feature pag nag-change job ka, ibang-iba, pati yung style ng pagkakagawa nila. Tingin ko pinasa nila sa Taiwan. Ang magaling gumawa talaga, tas nagbabalance talaga yung sa Korea. Especially yung Sage, binalance yung sa Sage eh. Patay, patay, patay. Crit yung ginawa ko, tinesting ko lang. Normal. Damage lang, tignan natin. 2.7. Mas mataas pa rin yung warlock sa akin na mababa yung power sa akin. Sabagay, hindi man tayo naka-PBE eh. PBE feathers eh. Eto, testing tayo PBE. Feathers. Hirap mag-TR pag tanghali. Yung mga kasabay ka, madami. Pag umaga, wala ka masyado eh. Kahit solo-solo lang eh. Nakakatapos ako TR eh. Or tatlo lang kami. Wala bang masasali ang party dito? Ewan ko, sasali tayo nito. Ayaw nila sa mga sure eh. Ako na lang gagawa. Patay na ba? Wala na. Wala pa tol. Nagte-testing pa lang. Ngayon pa lang kami nagte-testing. Tsaka hindi ko pa alam kung okay pa yung build ko. Tingin mo, if ever iba na yung devs, good thing sa atin yun. Depende kung gusto nila talaga i-balance. Kung magmagaling sila talagang tumingin ng ano. Tsaka may mga team naman yan. Hindi naman ipapasa yan ng basta-basta.
Malas naman ng drop dito, putang ina. Yun. F. Putang ina, hindi umabot. Meron pa isa eh. Ayun. Aesthetic tol. Okay sa GOH yun. Shoutout sa Asylum and Poring GM namin. Si Engelbert for MVP boss. Combo pa talaga. Combo pa. Yes, bossing. Yun ang tingin ko eh. And shoutout sa inyo, bossing. Thank you, boss Tipa. Para sa akin, combo eh. Kasi kung mag-GOH ka, kung may penalty kasi may cup, ano eh, talo ka eh. Kasi usually, di ba, pag mga MVP hunting, may cup yung GOH. Try natin naman ng ano. GOH build tayo ngayon. Sa combo kasi pwede kang gumamit ng ano, converter. Etong scroll. So pwede kang mapataas talaga yung damage multiplier mo. Then kinompare ko siya yung damage nito sa RK. Halos 2 seconds lang din sa akin yung ano, yung Orc Hero. Wait lang ah. Eto, GOH naman tayo. Testing natin. Pero pag GOH ka, dapat nag-i-stacking ka na siguro. Mutang, ina. Hirap talaga. Ayun. Ayun, no? Pag GOH kasi tol, di ka makaka-ano, makaka-banat ka agad. Ayun, max DPS. Kasi nga, nadali ko ng ano, nito. Nadali ko ng combo. Para maximum damage magawa natin. Testing. Ayun. Ang ina mo. Yari ka sa akin, boy. Ay, putang ina. Gago, na-cancel. Tignan natin ilang percent, ha? Nina, 4% lang.
68%. Pwede naman ito, pang TR. Tas ano din, guys? Sa ton, okay siya sa ton. Okay naman sa ton. Yung GOH build with yung ratrat na Gates of Hell. Pwede siya. Sana tanggalin nila yung damage cap, no? Kasi yun yung mga asura talaga eh. Kapsa tayo. Okay. Full. Tsaka yung TR, hindi na mahirap kasi kukunti na lang eh, no? Paunahan na lang talaga makakita ngayon. Kukunti na lang mga nagtitr ngayon. Hindi katulad dati na talagang agawan sa party. Kaya okay lang mag-champion ngayon. Ayun na yun, yun. Yun. 38. Tapos na ako, no? Ano pa, bago tayo bago mag-grind, may gusto ba kayo testing? Testing tayo dito sa build. Nar testing mo PvP damage sa RG. Tol, kung sa PvP kasi, kung 1v1, madedisappoint lang kayo. Kung 1v1 ha, kasi una sa lahat, kaya ako nag-shura, kasi para doon sa mga, pang-support lang utility, paanong utility, yung tinatawag ko. Let's say for example, eto. Panoorin ko na lang sa inyo yung live namin kahapon, ha? Para magkaroon kayo ng visual kung ano yung mga pinagsasasabi ko. Ang hirap explain, eh. Teka lang, gawa lang ako display capture. Display capture. Eto. Nyari, dito sa laban namin, first round, kasi pagka umasura ka kasi na may PvP ward, hindi ka agad madadali eh. Teka lang. Ayun, bagsak isa, may PvP ward. Immediate kill ka agad yun. Tapos pinagpapapatay na nila yon. Ay, nakadalawa na pala ako dito. Tapos eto, walang PvP ward. Nabuhay lang kasi sa ano, sa OC. Taka lang ha, yung gusto ko ipakita, tulad nito, si Bakbak sana, hindi ko ma-change target, pero to wala ng PvP ward. Yan yung mga target mo. Ayun o, bagsak.
'di ba? Yung mga may walang PVP ward kasi kung ipipilit niyo yung may PVP ward babanatan niyo, wala. Sasayangin niyo yung asura niyo. Eh sa team ko naman kaya naman nila tanggalan ng PVP ward. Yun yung binabaunan ko kung sino yung may ano. Eto, walang PVP ward. Hindi ko lang mahabol. Yan yung mga tina-target ko eh. Wala. Eto, sobrang... Hindi. Patay din pala to. Basta yung ganun. Kasi kung Royal Guard babanatan ko naman, itetesting natin sa Royal Guard yan. May auto guard. Ba't mo babanatan yung Royal Guard? E di yung dinedebo na lang. Kasayangin ko pa suntok ko doon sa Royal Guard. Mau-auto guard lang din naman. Tapos mapapari. Eto, tangin ang WW na to eh. Ang tigas eh, oh. Eh medyo hindi ko pa kabisado masyado to. Eh walang PVP ward. Pero nagaano naman nagte-trigger yung sigil. Yung the fact na ganto ah, the fact na kaya mong bumawas ng sobrang laki sa buhay ng HP is malaking tulong doon sa team nyo. Kasi kung sa akin mag-RK ako, paunti-unti lang yung nadedelt kong damage, ba? Diba? Kapiraso lang. Wala din. Dito, sunod-sunod panalo namin. Sa lahat ng laban namin, tatlong talo lang, kalawinsa. Ayun, no? Nabasagan ko PVP ward. Nakaka-solo kill ako ng dalawa. Ba? Diba? Objective na yan. Kaya sabi ko... Okay si ano eh, si Shura. Nakakapatay ako ng 2-star, 3-star kagabi. Kaya nagulat si Deb eh. Tangina pre, kumakatay ka ngayon ha. Diba? Yun yung sinasabi ko na okay na. Okay na ako sa, ano, satisfied ako dun sa nangyari. Hindi, sa AB tol, ang problema sa AB... Sa PVP ward na absorb lahat ng mga Shura dito nag-aano, halos lahat eh. Yun yung ano nila. Yun yung problema. Kaya yung mga target ko lang usually yung walang ano, PVP ward. Sa Warlock nakakatagos. Eto, panood ko sa inyo yung isang live kahapon. Wait lang, hanapin ko. Tapos bigyan ko kayo ng ano, clips na change later. Ito ata yan. Ito, display capture natin. Ito yung nagte-testing kami nung RK pa ako nito. Ito si Tonch. Halos kapantayan ko lang yan si Tonchi. Para magkaroon kayo ng idea lang. Pares lang kami ni Tonchi ng ano, ng halos ng stats. Pero, na-one-hit niya si Devour. May times lang ha, may times. Pagka nabasag niya na yung, or napaprok niya na yung, napaprok na yung Braveheart, or yung mga sigil na reduction. Pangalawang suntok yan eh. Ayun oh. Tumagos hanggang PVP ward. Dito ba yun? Eh ano to? Nasa 5,000 lang to. 8,000 reduction nito. Tapos ang power difference. Tignan nyo. Power difference. Kaya ito yung nag-convince sa akin na sabi ko baka ano. Yung hindi ko na kailangan ng ano yun. PVP ward lang siguro. Teka, pasilip ko sa inyo sa ranking. 700k na si boss. Diba? Imagine ninyo. The fact na makaka-damage ako ng ganon sa mga kalaban namin, yun yung kagad na sabi ko nagustuhan ko eh. Kasi hindi na talaga ako maka-DPS sa totoo lang.
DDPS ako ng 2 seconds, 3 seconds, tapos alam nila ako malambot, di ako tatargetin para bagsak kagad, di ba? Ayan o, nasa, ang mga ka-team ko, nasa 700 na, ako na lang yung naiwanan. Si Sams, 683 din. Tapos ang mga kalaban namin, syempre, di ba, malalakas na. Eh, si Tonch, eh, nasa ano pa lang, 600 din para sa amin. Ayan, 601 din si Tonchi. Pero the fact na nawawanit niya si Debawar, sobrang, sabi ko, possible siguro. Kaya yung mga sinasabi-sabi doon sa ano, sa, pang, yung pinaka na disappoint ako ng una sa pagiging Shura, nung bumanat sa priest, hindi siya nabawas, hindi siya na-absorb. Sabi ko, okay, na-absorb. Tas yung mga comments lahat, sabi ko, putang ina, baka negative. Ang goal ko nga kasi is basagin yung PBP ward. Ngayon, nag-change ng objective ako. Ngayon, yung mga basag yung PBP ward yung pag-ahuntingin ko para siguradong bagsak kagad. Kasi pag napabagsak mo kagad, cooldown yung resurrection ng isang kalaban mo, hindi kagad makakapag-reso ng isa yon. So, mapapagsak mo na, which is nangyari doon sa isang laban namin, di ba? Nangyari sa isang laban namin na napabagsak ko kagad yung FS. Yung last game namin, di ba, kung mapapanood nyo, sa pool eh. Naka-forma pa kami nun eh. Talagang kinapos na kami ng oras. Dapat dalawang talo lang kami kagabi. Nadali din sila eh, no? Sayang, hindi ako nakasali alligator. Test pa tayo. Sa build, guys, sa build tayo. Build. Any suggestions, guys, doon sa, kunyari, ano bang gusto natin? Sa combo build, di ba? Combo build tayo, preset. Equip set. Crit build, dummy tayo. Eto, Orc Lord. Tapos Spark Converter kasi pwede kang gumamit nito eh. Isa pa. Ayun o, 1 seconds lang. Kaya naman, damage per seconds sa medium earth na dummy. Medium brute. Ay gago. Dummy stats. Earth, medium, brute. Hindi, gawin natin yung may card ako ngayon. Formless. One minute tayo. Tas guys, paano din na pala pag din kung ilang DPS nyo per minute para ma-compare natin tas ilan yung battle power nyo. Kunyari kung mechanic kayo, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damay ba yung 0.0? Teka nga. Ilan ba to? 7, 7, 9, 0, 7, 5, 7, 1, 0, 0. Billion ba yan? Mababa ba? Ayan, code guys, code. Ayan, DPS natin, 1 minute. Pag MVP challenge,
Nyari, sino ba magandang banatan? Si Garm. Water large brute. Water large brute. Large. Water large. Yung shadow lang, para may ano tayo. Water large brute. Uugot na naman tayo sa card, putang ina. Water large. Ten seconds. Twenty-four seconds. Halos parehas lang ng Sword RK. Halos parehas lang sila ng damage ng Sword RK. Para sa akin. Bagay, nung panahon na yun, matagal na yun bago ko tinas yung 24 seconds, inabot ako dito eh. Ewan ko 24 seconds or yung Stormy Night yun. Try natin with ano ah. With the physical, Milibun yung enchantment instead of critical. Kasi hindi naman din ako naka 100% crit eh. Yun pala, isa pa, hindi tayo well built na 100% critical yung damage natin. Kasi ang crit ko, CRI ko lang is around... Ay hindi, 140 to na, so dapat 100% na nga to. Taas na pala critical nito. Ay! Wait. Nebula. Combo master na. Tama na. Ano guys, anong thoughts nyo sa gantong build? GOH na lang no, pag TR. TR na gacha. GOH, sakto lang eh. Immediate damage ka na kagad, lamang ka na kagad sa umpis eh. Meron na nga pala tayong ganito, no? Ang PBE natin ngayon, 4,000... Ba't ang baba? Ang baba ng PBE natin. Ba't ganun? Bumagsak din. Ay, hindi. Mali ang preset nga. Gulat ako, naka-PBE na ako na ano eh, stats eh. 4-3. 5-5. Asa sa Nexus engine pa pala.
Nexus engine ko kasi, dito yung mga PBE ko. Teka lang ha. Iba to. Spear dapat. Hindi ko pa pala naaayos to, putang ina. Ayun yung PBE ko. Hindi nakasalpak. Sword preset. PBE. PBE. Nawala yung ibang PBE ko. Kinain, guys. Kompleto yan eh. Eto yan, oh. Tingnan nyo. Kinapi ko pa to eh. Sinave ko talaga to eh. Para yung PBE ko. Eto yung sa PBP. Sa PBE. Pagka ano ko nawala yung dalawang PBE ko, parang kinain. Kaya ang nangyari ganyan, butas. Ewan ko saan napunta yung ganito ko. Baka nabasag ko. PBE natin. Bumagsak tuloy tayo. Nasa 5,000 natin eh. Boss, di talaga nagkikrit yung Crescent Elbow. Feeling ko tol, ngayon ko palang napapansin din eh. Ngayon pala ako nagbibuild ng ano, ng combo type. Walang sumasali ng alligator. Tapos nalata lahat. Eto. Gator times 3 daw. Sali na lang tayo. Auto skill pag combo. Eto bossing. Teka ha. Teka lang. Baka ano. Build. Expand. Ay, may expand. Wala siyang expand. Build. Pag sa warlock meron. Ako light archbishop. Walang expand. So kahit ano lang siguro tol, mauna. Walang ano. Wala siyang expand. So, ibig sabihin, wala siyang sequence. Basahin natin yung skill, ah. Kung may sequence siya. Tiger Stand, which increase the... Eto, toto pala. Ineffective na. Stunning enemy in the path. Crescent Elbow. Tiger Stance. So, mag-stacking siya sa Tiger Stance. Tiger Stance. Eto siguro. Tiger Cannon. Crescent Elbow. Sakto. Hindi, unahin ko to. Kasi yun yung mataas yata yung cooldown eh. Para yan kaagad yung bitawan. Ay, hindi.
Mas mabilis nga pag ano. Pag TR siguro ng gacha, okay yung isa. Ayun, no? Downtime kasi, oh. Ang tagal. Hina naman ang bawas nito. Combo talaga. Wala tayong magagawa, guys. Combo talaga asahan natin. Pang PvP lang tong Gates of Hell talaga. Tsaka pang ano, gacha TR. Kasi pag gacha TR, ahead ka na kaagad pag binanatan mo to. Ginamitan mo ng ganito. Ay, pwede yun, tol! Teka lang, teka lang. Bago yun, ah. Bago sa akin yun. Wait lang, wait lang. Ay, hindi. Ilang percent matitira? Wait lang, ah. Kompleto tayo. Restart. Charge. Six to eight. 68%, no? Versus sa 53. Sa pa. Kasi iniisip ko, ano yung combo niya? Ba't nawawanit sa dev? Minsan may natitirang kapiraso. Diba dun sa live natin kagahapon, yung damage ng Shura iba-iba. Minsan nawawanit. Baka may combong ginagawa sa skill para siya maging effective. 58, no? Wait lang. Try ko eto muna mauna. Pag naka-ulti na tayo, paubusin muna natin to. Wala. Late yata tayo ng bilang. Late. One, two, three, four, five. Wala. Parehas lang. Mas mataas pa yung regular. Akala ko, di ba ito, may ignore depth kasi to 10%. Napping ko. Gate cell. Eh, hindi. Dito yun. Delete yung buhay mo kasi, diba? Pag gamit mo to. Tas akala ko kasi, baka pwede nating i-timing na hindi na natin tapusin to, tas banatan na kagad natin. Kasi, diba, every HP loss will give you increased damage. Let's start. Eto unahin natin. Sa pa, baka ma-timingan ko. Sixty-one talaga. Mas mataas yung ano. Pero yung maganto na HP na tira sa atin, no? Mas mataas pa rin yung ano. Yung mauuna talaga yung isa. Compare natin. 61 yung natira. Oh, 'di ba? Mas mataas yung damage output pag mauuna talaga yung Gates of Hell. Akala ko pwede 'to.
Kasi ito yung may bawas din sa HP eh. Eh no. Ayun yung pinaka the best combo. So ang suntok nito. Tapos ito. Karga. Oh, yun nga yung pinaka the best na combo. Tagal pa tayo niyo. Lugi. Ner, ano pa? Ano pang te-test na natin dyan? Ner, try ka nga sa RG kung gaano kalakas mababawas mo kahit di mo mapatay. Sige, sige. Try tayo ng PvP. Paano mo napapataas yung damage ng damage, ano yan? Yung damage ng GOH. Paano napapataas sa P damage and ignore P death bossing? Sino kaya pwede natin pag-testingan? Eto. Pag FPS kasi, nabubwisit lang ako. Eto. Ay, gago, naka ano tayo? Naka PvP build na ba tayo? PvE. Hindi pa. Naka ano pa rin tayo. Naka PvE yata ako. Naka-PBE tayo na Nexus. Sabi ni. Yan. Baka nga tayo. Tan. Rune Knight. Yun. Pumasok. Testing. Hindi ko talaga gusto yung gumawa ng mga gantong video ng 1v1. Alam niyo na kung bakit. Kasi nga, na-discourage yung ibang player dahil doon sa PvP ward.
Mas gusto ko i-showcase yun sa Didi na nakaka-KS tayo. Feeling ko kasi may mali dun sa computation ng PBP ward. Pag may PBP ward yung kalaban, di mo talaga mabawasan. Kaya hindi advisable talaga yung Megaton Bash eh. Sigil. Feathers. PBP. Nexus. Ayun pa pala, hindi pa tayo naka-PBP cards. Okay, all set. Wala tayong mapag... Baka meron sa inyo, guys, nasa front 6 na Royal Guard. Baka pwede makitesting. Detesting lang namin damage. Maple OD. Eto, for sure, kay Sams, di ako babawas dyan. Ayun, naka-PBP na tayo, testing. Testing natin, regular ano lang. Regular Shura. No charge. Hindi na kailangan mag-charge. Ngayon, buhay tayo. Pwedeng gantuhan lang kami dalawa, yo. Suntukan lang ng gante, no? Ilan damage niya? Ay, hindi pa. Try natin combo. Sa aming dalawa, natagos yung damage namin sa isa't isa. Pero pag sa iba, sa mga may PBP ward na maraming absorption, yan. Di talaga na ubra yan.
Preset, equip, gates of hell. Ay, hindi. Gago, 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 gago. Palit tayo build. Kasi pag nagpalit ako, damay pala feathers. Eh. Naka-PBE build kasi yung isa ko. Meron na ata akong Nexus. Ay, wala pa akong ano, tol. Wala pa pala akong talent. Andito yata, ayun, yung talent ko. Sabi ko, ba't ang hina ng bawas? Ayun, wala tayo nito. Kaya pala, anak ng tete. Combo build tayo. Combo build. Combo. Skill build lang naman papalitan natin eh. Tsaka change divine armament to phantom combo. Let's try phantom combo. Add ko si Ryujin. Kami na lang mag-test ng mga damage namin sa isa't isa. Lahat, tol. Ayun ang mga nagsitesan na, nagtesan. Test. Yung mga Ashura, o yung mga Ashura, walang ginawa kundi. Napapansin ko yan kaganina pa eh. Puro PvP yung nasa ano eh, world chat eh. Guild member, si Ryujin. Ayun, pumasok na ata. Eto, Warlock. Testing natin. Combo build. Daming umiiyak na RG sa amin. Dami din naman umiiyak na Shura. The feeling is new, yan lang, mutual. Okay din ah. Masakit din siya. Yun lang. Kailan ba power niya? Hoy, di ako na one hit spellbook boy. Ganun dapat. May pa sidestep. Pagpabagsak na yung bulalakaw. Kaganun ka. Tapos susuntok ka ulit pabalik. Sa pa. Oh, di ba? Thunder na lang tatama sa'yo. Oh, di ba? May pa sidestep. Pwede pala tong combo eh. Oh. Oh, di ba naiilagan? Yung lightning lang talaga, hindi. Wala lang akong mana. Naubos. Naka-dark priest eh. Combo build po. Yun lang. Dark Priest. Uy, nag-teleport, boy! Hanggang.
kung ganito lang talaga damage nito sa PvP, pipiliin ko to. Ilan ba power niya ni Boss Caddy? Baka gap-gap sa akin to. Sabi ni 540. Normally. Boom. Pag naka-ulti ka, boy, ang sakit. Eto. Pag combo build, siguro stunner tol. Okay. Bongon card. Di na. Damage mo na lang siguro lahat. Ano ba yung ano? Ayun! Sige, papatayin tayo. Papatayin tayo. Testing ko damage niya. Matatagal ako. Nakapasahan na kasi ako. Kaya hindi masyadong masakit sa... Ayun, lightning. Ramdam. Masakit yung lightning niya. Pag nakagantong form, putang ina, ang sakit. Hindi ko... Teka, testing natin, ha? Testing natin. Sang Discord. Ito kay Ryujin. Testing natin. 560. Ito yung mga usually mga kalaban mo sa DD eh. Na ano. Mga kasama ng mga malalakas. Ryujin. Testing lang natin combo sa kanya. Biglang balik ng hype ng mga tao sa Doram dahil disappointed sa Shura at RG. Ba't sila disappointed sa Shura? All goods nga. Gagon, sakit nga oh. 560 yan. Gagon, sakit no. Sakit. Ayun, sakit to. Ano? Boss, try mo sa RK. Kung kaya i-burst. Sige. Hindi pa. Yun. Ang ina mo. Ang sakit. Sinapok. Hindi ko machempohan na kaganto ko eh. Tapos yung sisipa eh. Tayin natin, Injustice card.
Kaso nata 3 hits ko lang siya eh. Tingin ko buhay ako pag naka-max vitality ako. Yun lang. Tadapa boy. Hindi talaga ako mabuhay sa asura niya din, no? Solid na, pumpas kill lang. Siguro gagamitin ko to sa ano. Baka ito gamitin ko sa Guild League, yung combo. Si Tonchi gusto ko mag-test eh. Kay Tonchi ko gustong dumamage. Kung mababawasan ko. Malakas. Malakas siguro. Eto, testing natin sa 7,000 yung mga 6,500 yung reduction ng PVP. Ito, matigas-tigas to si Tonchi. Ewan kung babawas tayo dito. Hindi, eto muna, tignan nyo kung babawas tayo sa combo. Kasi kung di ko mababawasan si Tonch dito, GG tayo. O nga, nagana Sonic Blow. Tagal mag-ulti eh. Tagal. Okay, tayo nyo. Malakas sa mga mabababa sa akin. Pero pag mga kapantayan, medyo matagal siyang pumatay. Ay, hindi. Nagsosohi nga pala. No? Hindi naman siya pumapalo eh. Wala, hindi ko gagamitin to. Nadidi pala. Gago, puro stun ako sa kanya eh. Eh no. Hindi kaya to, tol. Ang tagal dumamage. Mas malakas pa RK pagka sa combo. Ayun no, sakit to. Hindi na kasi ako nagagalaw eh. Puro bash eh. Ayan na. Okay na.
Nagmi-miss ba ako? Grabe, si palo ng ano, dire-direcho. Pwede, pwedeng combo. Guys, pwede combo kung masisingitan natin ng ano. Masisingitan natin ng Gates of Hell. Wait lang. Thank you. Pwede, pwede. Kung masisingitan natin, ha, try natin gawan. Kasi kung sakaling kumukombo tayo, ang bilis naman na makakuha ng 40 points. Eto. Di ba pwedeng singitan natin ng Gates of Hell? Hindi eh. Kasi 10, 20, 30, Crescent Elbow, di kaya. Kasi kailangan natin at least level 5 ng pre... Eto, level 5, 5, 5, hindi, 5, 10, 15 ang mawawala sa atin. So, pwede tayong tumapyas dito. At Gentle Touch kailangan natin. Di kaya, bossing. Hindi kaya. Kasi kung sakali, banat tayo ng banat ng ganun, aarok siya eh. Kaya. Kaya boss. Kaya mang wanit sa Asura. Kaya yon, mawanit sa Asura. Napapari ata, try mo po, Prioni. Wala naman pari ang ano tol eh, ang Rune Knight. Hindi yun nag-build siguro ng pari. Level 1 lang yun eh. Kasi one-handed sword tapos naka ano. Pero sa mga mabababa PVP, like 4,000, yung reduction, mga 5,000, ay mga 4,500 yan. Obra sa akin to, yung combo. Pero mga kalaban namin, puro 7,000, 8,000 eh. Iba talaga pagkakagawa ng RK sa kasura ng devs. Parang ibang mga tao yung gumawa. Totoo naman. Totoo, I agree with that. Sa TR, tol, hindi ko masabing maganda. Sa ano, sa gacha TR, sure, kaganina, pure ano ako, max DPS ako kaganina. Naman, mabinanatan ko. Ayan, sa mga ganun, ayan, pukay ko. Pukay. Ayan, sa mga ganyan, max DPS ka sa ganyan. Kasi ang bilis niyang dumamage eh. Yung ulti mo na ratratan, ano pa ba? Ilan stats niyan? Anong stats, idol? Wait lang ah. Ano pa ba? Gagawin nating mga text. Wala pa tayong battle time. Maya-maya battle time tayo. Kung combo build, ang kailangan natin dyan, Injustice, tanggalin na natin tong Smokey, no? Grove Guard. Kratos General, Bongun. Basta magaganto ko. Magko-combo build ako mamaya sa ano. Sa pangalan nito? Sa Guild League. Pag Rise mag-aasura build ako. Kasi ang kalaban namin mamaya is Godfather. Godfather, tingin ko kaya naman naman yung Godfather. Nasa ipang ilang rankings ba yung Godfather? Yes, kaya. May mga talo pa sila eh. Tingin ko naman kaya. Etong Rise problema namin. Pero sa Guild League, sa Didi naman, nakakaya naman namin sila.
Di ako na-impress masyado sa combo type sa PvP. Kasi okay si combo kung mabababa yung kalaban mo pag matataas. Pag matataas yung kalaban, negative. Eto, yung nire-request nyo. Fizz. Anong pangalan niya? A11 preset enchantment PvP. PvP PvP Milibun Milibun. Meron na bang ano yan, natutunog ang guild na tatapat sa Kanin Guild? Di ko kilala yung Kanin Guild boss eh. A11. Eto guys, pwede niyang masalag kagad yung first hit natin ah. Naka superior crit ako boss Amon kaganina. Ah, putang ina mo. Akala kong ano. Testing lang natin. Ay, gago. Tagos boy. pag sinasura ko to, tagos to. Nashock ako, gago. One hit. One hit sa akin to. Eto may PvP ward. Wala. Siguro kung nag-Royal Guard ako, ganun din yung na-experience ko. Sa ano. Si bossing. Yun. Hindi kaya ng regular Shura. Ibig sabihin yung regular na tira lang. Kailangan ganito para tumagos ka talaga. Problema lang dyan, boss, no, is pag nagcha-charge ka sa Emp, ang dami kasing tumitira. Problema, hindi pa tapos yung charge, patay na. Hindi. Actually, nakakapag-charge naman ako. Ang problema kasi, bago ka sumugod, patay ka na. Tapos gusto ko kasi malama, ayan, katulad nyan, yung mga ano nyo. Wala to, pag-anoin ko lang to eh. Pag isang combo ko lang eh.
Testing natin kung da-damage siya. Di ko pa kasi natetesting yung dabog. Diba pagka nag-INB, tas mag-ano ako, mag-earthshake. Tingnan, testing ko lang yung earthshake. Di boss. Yun nga, kung pasok sa GOH build, so lead, kaso hindi siya na, hindi siya nagaano to take effect kasi kakapusin ng skill sa combo. Isa mo eh, mag-grind pa ako. Okay. Counting muna ako ng card sa isang account. Ayaw niya sa akin, boy. Papapre-damage ko naman siya eh. Ang gagawin ko lang kasi, hahantingin ko siya sa ano, sa Earthshake. Eto, hantingin natin sa Earthshake. Eto, basta ito lang gagamitin natin. Mafia, takbo, takbo. Earthshake. Wala, di kita. Earthshake. Oh, labas. Earthshake. Pwede yung mahanti. Hindi siya ganun kaano yung earthshake. Ruwak. Pero din ako nyan. Thank you. Ayan, tapos na yata yung ano, testing tayo ngayon dun sa RG. Royal Guard test. Ito tank build na to. Tingnan natin kung makakaano tayo. Geezer, yun. Kay boss A1. Tapos. Yun, pure tank na to. Naka-reflect. At sakit. GG tayo dito, tol. Naka-reflect. Regular lang. Patay tayo dito sa regular. Yun. Yun lang kinancel. Yung tigas niya no. Eto kaya. Tigas eh, no? Makancel. Yung pabasag na PVP ward niya. Yun ang tanke, boy. Thank you.
tayo makabawo sa kanya ngayon, no? Mamatay pa tayo eh. Boom. Grabe yung armor ng paladin, no? Utang inan to pre. Para sumusuntok sa kalabaw eh, no? Basta may pag di ko pa nababasag yung PvP word na yan, hindi talaga tayo makakasurvive. Grabe yung absorption kasi ng damage. Tingin ko hindi na ko... Yung mga ganyang kulay dilaw, parang yan yung bug eh, oh. Hindi man lang ako gumuguhit ng damage dun sa armor niya eh, oh. Pero pag basag, ang laki ng damage eh. Hindi kami magkapatayan ito eh, oh. Grabe ang tigas nito ng hype na to. Kalabaw. Hindi ko mabasag yung armor na 4% HP lang yan eh. Yun, OP pa rin spellbook. Yung warlock, yung Shura talaga kasi may parang damage cap. Pagdating sa mga PvP ward armor. Hindi mo ma-penetrate eh, oh. Tigas. Ano? Eto, basag na PvP ward niya. Ay, hindi pa. May natira. Mamaya ka na mag-charge. Basagin pa natin. Testing pa natin. Basta mabasag ah. Kago, ang bilis ng recovery ng PvP ward niya eh. Hindi kami magkapatayan, putang ina. Warlock lang talaga nakakapatay ng solo. Bobosin ang dev dito eh. Nang yan. Siguro hindi nalang masyado naayos yung computation ng PvP ward kaya hindi masyado na ano yung absorption eh. Yung shield lang mismo ng 1-1 kumakapit na dun eh. Hindi nila na-anticipate tata masyado yung damage ng Asura. Pati yung Asura siguro may cap, same with the MVP. Ganun nata yung ginawan damage para hindi ma-one-hit. Kasi kung mapapansin nyo dito, job change. Yung itsura pa lang ng mga class dito versus dito sa Royal Guard tsaka sa ano, may mga expression sa mukha, yo. Mukhang iba yung developer talaga ng ano, ng global sa Korea.
Oo, oh, yan nga, bad design sa Shura. Oo. Oh. Bobo ng devs eh, no? Hindi naman ignore ano. Ano na lang yung computation. Parang hindi nila kasi masyadong na ano yung computation. Pero sa akin, on the perspective na kaya ko pa rin patayin yan yung ano, yung Royal Guard. Ang kailangan mo lang talaga antayin mo yung pinakauna. Ano yung nauna? Yung mga Warlock. Nyari, yung Warlock naka-penetrate doon sa PvP ward na yan kasi maganda yung ano ng pagkakadesign doon sa Warlock eh. Very Jesus eh. Ano? Literal na Papa Jesus to. Very Jesus. Sobrang overpowered, di ba? Ali na tayo. Alligator. Ewan ko sa butang inang hype na yan. Alligator minus 4. Yun, sige. Tara. Pasok, bossing. Pasok. Stat build ng GOH, boss. Stat build ng GOH. STR Dex. Luck. Yan yung nilagyan ko. Ilan yung stats ng PvP mo? Nasa 5,000 yung damage boss may get. Tapos ang reduction, 7,000. Full PvP. 6,900 pala. Kasi yung weapon ko... Ay din, okay na pala yata. Taka lang ha. Tignan natin. Eto kasi, ayun. PBE nga pala, hindi ko pa nasasalpak yung PvP. Yung ganito, PvP damage reduction. Hindi ko pa siya na, ano. Teka lang ha. Tapokin lang natin to. Ayun, basag PvP ward. Sa susunod na suntok. Kaya na natin punitin to. Ayun, no. Tangay na, pag punit yung PvP ward sa akin, tapos yung character eh. Sabi sa inyo eh. Yung PvP ward na yun yung panira sa lahat eh. Tapos yung armor eh. E reklamo nyo yan. Sa mga devs. Tangay na puro stun. Regular na lang yan. Ay, hindi, may tranquility nga pala ako. No? So, paano huwag mag-recover PvP ward? Pag may natin, may kahit isa lang dyan eh. Boy pa rin, no? Tigas, no? Daya o, tapos magpapalit siya ng stuns o. Recover 40% max HP. Patay ako sa reflect. Patay din siya. De boss, matigas na din, matigas ang Royal Guard. Tigas mo pa rin nga, yo. Ayup, nakaka-cancel lagi. Ayun, no, pag natanggal nyo talaga, basta matanggal nyo lang yung mga armor ng Royal Guard, gamit dun sa mga, nyari, Shura perspective, meron kayong mga kasama na ano, hindi kayo yung taga-tanggal pero pag natanggal sa inyo yung mga armor niyan, yung mga sigils cooldown. Tapos sa inyo yan eh.
Overpowered damage nito, pag natapos nyo na yung lahat ng mga defense nila, yan, no? Saglit lang silang patayan pag basag na yung ano. Ewan ko, ba't pag naka-activate po lang yan. Kaya ang ginagawa ko, inaantay kong mawala eh. Tumatiming ako sa mga kakampi ko na basag na yung ano nila eh. Gagod, sakit ng reflect. Yun lang. Ang nakaka-boring sa ano, kung di mo na-enjoy yung ano, yung tank build ka lang talaga ang gusto mo, damage type ka. Hindi ka talaga tatagal sa RG. Boom, tangay na mo, sama sa hukay. Wala na. Ano na kasi, nag-cooldown na yung ibang sigil niya. Kaya nawawanit na natin. Ayun, tangay na mo, patay sa replik. Oh, yun. Isa din yan, bossing. Yung tangin na mo, patay sa reflect. Ang sakit ng reflect. Hindi naman ganun ka, ano, hindi ganun kataas yung reflect sa, ano, sa Asura. Siguro matitira sa iyo kalahati buhay. Ayun kanina, 'di ba? Kalahati na tira sa akin. Oh, yun nga. Sa large KP PVP lagi malulusaw, kaya nga ako nag-switch ta ako. Sabi ko, 'di ba? Ano lang naman ako, antay-antay lang naman din ako ng babanatan ko. Hindi naman kailangan i-rush mo. Diba? Tulad dun sa PVP, naging effective naman tayo as a player. Doon sa mga higher tier na mga PVP, yung mga matataas na talaga yung stats. So, nakakapalag naman tayo doon. Basta matanggal lang talaga nila dev yung PVP ward, then babaunan ko na ng ano, suntok. Kahit pa paano, nakaka-ano naman tayo. Nakaka-perform tayo ng maayos. Unlike naman pag nag-RK tayo, putang ina, wala ka talagang may tulong. Kasi hindi ka naman makatagal ng 3 seconds doon sa mga yun eh. Doon, pag nakasusingit ka ng isang suntok, nakita mo basag yung PVP ward, dagpak din sila eh. Or nakangalahati yung buhay. Boss, nakuha nyo po na po ba yung di pa napap... Ano? Boss, nakuha nyo na ba kung bakit di napasok? Tingin ko sa computation ng PVP ward yan. Tsaka maraming factors tol na pwede mong tignan. Isa sa mga pwede dyan... Sa Nexus, sa Nebula natin. Sa Nebula kasi, automatically, meron kagad sila ng 60% reduction pagkakabasag lang. Kaya, tayo, eto ha, tayo kasi tag-iisang suntok lang. Tag-iisang suntok lang yung nagagawa natin. So, ibig sabihin, ayan, nasasalag 50%. Eto, reduction. Upon taking damage that exceed 10% of your max HP, generate 20%. Ano yan? You generate 20% of incoming PVP ward up to 15% of your max HP ward. So, cooldown for 20 seconds. Upon taking 10% yan ng HP mo. Ang daming mga ano dito. Kaya nga, pagka ano, may PVP ward, hindi ka talaga makaporma. Kaya, guys, don't expect kung gusto nyo maglaro ng Shura na kaya nyo makipag-PVP 1v1. Hindi. Isipin nyo, ano... Team player si Shura, hindi per 1v1 purposes. Team player, aantayin nyo mabasag yung PVP ward ng kalaban bago kayo susuntok. Hindi kayo yung papasok agad na palag-palag. Talo kayo. At tulad nun, kita mo yung isa, di ko mapatay-patay kasi di ko mabasag yung PVP ward. Bago ka makasuntok, dinaan ka na sa lahat ng reduction kasi nga lahat ng tira mo is pasok doon sa requirements ng PVP ward. Kasi nga, upon taking damage...
'di ba? Puro red action. Kaya kung gusto mong pumatay ng higher sa'yo, make sure na ganito lang, plain HP. Siguro magagawa nyo yan sa ano, sa Phantom. Phantom Hunt yan. Madali lang tayo makaano yan. Summit rankings nyo sa Guild League. Wait lang pala. Pakita natin yung sa Summit rankings. Pwede ba yun? Mapagalitan ako ah. Ano na lang, ito lang, yung rankings lang talaga. Eto. Hindi na yung ano namin. Rankings. Ayan, puro, wala pa namang mentalo ni isang beses simula nag-start yung Odin eh. Eto. Provoke, cut room, up to you. Rise yung pinakakalaban namin dito. Sa lahat ng guilds. Indonesia, The Hero, Borhart, Frontera 6, Neverland, Eastlod 3, Morok 7, Eastlod 3, Morok 7, Payan 7, Frontera 6, yung magkakabracket sa, ano, sa league. Ayun. Wait lang, Boss Ace, ha? Pakita natin yung talent natin. Hindi ko pa masyadong maayos. Kapos kasi yung ano ko, kaganina. In terms of grinding naman, so far, okay lang siya. Pero may spot siya para maganda yung hagok nyo ng ano, mobs. Kasi kung dito kayo, ayun yung mga ganyan. Bagal niyang pumatay eh. Dito yung spot sa ilalim ng tulay. Saan ba yun? Yung bandang sa ilalim ng tulay na alligator. May napapanood ako nun eh. Dito kaya tayo. Testing natin. Actually, okay lang siya per grinding eh. Tumaas ba kami ng rankings kagabi? Rank 3 pa rin kami. Tatlo lamang sa amin. Sino kalaban? Up Eastlod ano yata? 3? Ang kalaban namin schedule. Godfather pala. Payan 7. Godfather. Lapit na naman audience cup. Marami na naman tayong libre guys. Wait, boss. Gagrain na. Ayan, ayan. Pangit ng spot natin. Pwede ko naman siyang balikan anytime. Dito lang yung may lawa eh. Kasi kung mag-VIP naman ako, wala namang problema mamili ako ng spot na pupuntahan ko. Para sa akin naman yun eh. Eto. Animan ka agad to. Testing lang.
Ako na lang maghahanap mamaya. Anong spot to? Sa gitna. Wait lang ah. Puntahan lang natin yung spot. Ayun no? Easy grind 6 dito. O, diba? Pass skill. Yun nga lang, puro alligator lang yung mababanatan mo. Hindi damay yung kabila. Semitas all. Yun, yung magandang spot dun. Animan kagad, one shot. Kaysa mag-FO build kayo na... Wind Fury pa, kailangan nyo pa ng ganun. Eto, dito, 6 na kagad mapapatay nyo. Regardless naman, mas gusto ko kasi yung damay yung grove. Kaya lagi ako dito na pwesto, sa baba. Alligator with grove. Mago, nag-grind na sila. Eh, patay pa rin naman sila sa one hit dun sa earthquake eh. Kaya okay lang. Kaso may nakaspot, putang ina. Hanap na naman tayo ng spot sa taas. Alligator wheat. Eto, dito. Pangit pa, hiwalay-hiwalay. No, maganda spot. Eto, grove with, ano, alligator. Okay na ba to? Tatlo. Ang bagal. Bagal ng spot natin, tol. Ako na lang gagawa ng party. Eh, tol. Tatluhan kasi, oh. Pero okay na siya, di ba? Parang ganito din naman mag-grind ang RK, eh. May times lang talaga nawawanit niya lahat, eh. Kawawa naman yung party ka, boy. Dito na lang. Mas malala dito. Ang arte, boy. Hindi mo mala... Ay, hindi. Nag-AFK na pala. Dito na lang tayo. Buhat din naman tayo ng teams natin dyan, eh. Ng party. Okay, Nexus. Sorry boss, ang tagal ah. Eto. For every 10% dito, yung Crescent. Crescent Elbow sa combo build. Tsaka, etong dalawa. Pero kung kailangan mo talaga yung sa GOH, ang kailangan mo, Focus Punch. Tsaka, eto, Racing Pulse. Skill target kasi yan, tumataas pag reduction, yung physical damage reduction. Then, yung Earth Slam, isa yung Earth Slam, tsaka Force Awaken. Eh, no?
Power of True Self reaches 40, Shura gains 20% physical attack. So additional 20% 'yan pag may True Self ka. Hindi ko makuha, hindi sumakto yung 60, yung 50 plus. Ito lang yung nakuha ko. Eh sabi ko naman para isahan na lang, nagko-combo din naman ako. So damay ko muna 'to. Check mo yung kay Akita Gaming, ganda ng build. Wait lang, check natin. Akita Gaming. Alan Tol. Shura. Kailan niya in-upload? Ay, yung showcase ng combo. Parehas lang naman ang nakasalpak dito eh. Hindi pa rin ano eh, hindi ko pa rin nakikita si combo build sa ano eh. Sa PBP. Hindi ko siya makita. Sa amin ha. Well, kung mga babanatan ko, mabababa, okay lang. Comboin ko ng comboin. Pero kung matataas, hindi kaya. Hindi siya na-damage. Eh, yung binanatan ko ganina ng kay combo build. Diba, sila Ryujin. Eto. 560, nai-easy kill lang natin ng 3 hits pagka naka-ano tayo. Minsan 2 hits lang pagka yung sumisipa na ano. Pero nung binanatan na natin yung mga 6,000 yung PBP reduction may get, di na tayo nagpe-penetrate. Kailangan talaga mataas din yung stats para mag-compensate. Sa Gates of Hell naman, wala ka namang gagawin kundi sumuntok lang ng sumuntok pagka may pagkakataong ka nakita mong basag yung PBP ward. Pero kung goal mo talaga is mang one hit ng mang one hit, hindi pwede yung Shura. Hindi kaya ng Shura mang one hit ng lahat ng player. Pangit naman nun kung puro one hit. Sayang yung RK mo. Tol, hindi na nabawas yung RK ko doon sa mga matataas. Wala na ako nagiging ambag sa team. Kaya ano, nagsura tayo. Yung nagsura naman tayo, oh, effective. 6 na wins kami. Dati, palitan lang yung panalo namin. Ngayon, 6 wins. Ayun, mga 8 games siguro kami. 9 games. 2 lang yung talo namin. Kasi nakakapatay din ako. Nakakaambag ako. No bossing, boss Thanos. I'm pretty satisfied on the outcome. Same with my teammates, natutuwa din. Sabi nila, okay na to. Diba sabi nga nila last, bago kami mag-end ng stream. Yan, huwag ka na lumipat, mag-ano ka na lang, mag-sura, okay na yan. Diba sila din mismo nagsabi. Kasi nga, ang ganda naman talaga ng result na nagawa ko doon. Yung immediate na napapatay ko kagad yung mga FS, nakakapatay kagad ng mga kailangan pabagsakin. Sa RK kasi hindi ko magawa. Nakakapag-roam ka pa, nakakabawas ako dun sa mga higher DPS nila. Diba, kalahati na yung buhay. Siyempre, diba, kailangan mong tumulong dun. Ano nangyayari kasi pag RK ako, pag tumulong ako, it's either madadamay ako sa clip damage, patay ka din. Eh, unlike pag sure ako, bumabaon din yung damage ko kahit papano. Pagdikit ko, may bato ko lang isang suntok ko. Minsan nasasama ko sa hukay. Well, okay na sa akin yun. On my part, ah. Sa competitive scene ng DD. Hindi, tol. Disappointed sila kasi Boss Mio kasi the point na ang gusto kasi nila, expectation kasi nila ay sobrang taas. Akala nila yung Shura is whale killer. Tapos nung sumusura sila, umaasura sila, hindi sila makabasag dun sa PBP ward. Dun sila na disappoint. Sa akin kasi, on my case, sabi ko nga, yung hindi ko magawa sa RK, basta magawa ko sa Shura, testing ko lang. Kaya nakasave pa rin yung ano ko eh, yung RK. Babalik sana ako sa RK. Sabi ko, ayan o. Meron pa rin ako ignition break, wind na cutter. Nakasave pa rin siya. Hindi ko siya tatanggalin. Iyano ko lang. Kasi meron naman change job pa na isa. Sabi ko, kung sakaling di ako maging satisfied, titigilan ko yung RK.
Kasi wala akong nagagawa masyado pag RK ako eh. Sa totoo lang, wala talagang magawa pag RK ka. Kung hindi ka yung super whale, eh, mga kalaban namin, 700k. Tapos kung mapapansin nyo, diba? Ito, pakita ko isang clip. Yung kalaban na namin sila Winza. Mapadikit ako doon, one hit, patay ka kagad. So, hindi ka na makakabawas, pinaparm ka na. Unless dito sa Shura, yung nag-Shura ako, hindi na ako pinapaparmin ka man, nakakabawas ka din sa kanila. Or malaki din bagay doon sa Goblin, kasi yung may mga hawak na malaking coins, easy target na mapabagsak. So, nananalo. Or may naiaambag ka, hindi mo manalo, at least may nagagawa kang part doon sa team nyo. Kaysa naman yung laging ginagawa mo is, tumatangki ka lang, tapos pagkakailangan ng DPS, kinakapos. O di, ganun talaga. Yes, if that's going to happen, if GOH ignore PvP ward, whale's gonna be a complaint. That's really true. Not ignore, maybe just increase the scaling when it comes to PvP ward. Because they will all just absorb it, and the Shura cannot deal anything. Especially, even though it's only FS, yung Archbishop kahit mababa, na-absorb lang din yung damage eh. Bumanat ako kaganina ng 516, hindi din siya bumawas masyado. Ayun pa isa, diba? Punit pa rin. Eh, yung ako, pag napabayaan ako, kunyari, nag-go 1v1 sila ng, kunyari, sila EA, nakikipag 1v1 doon sa Warlock. Pag nakita akong basag, bagsak din kagad yung Warlock, diba? Pag nakita ako nabasag na yung PvP ward. Yun yung mga bagay na hindi kayang gawin ng RK. Kasi pag dumikit ako sa RK, kunyari, RK ako, tumulong ako doon sa laban na hindi ko kayang manalo, dumikit ako doon, damay pa ako doon sa casualties. Diba? Dagdag points pa sa kanila. Imbis nakatulong ka, nagpatalo ka pa. Kaya pag Shura ka, unlike naman pag Shura gameplay ka, ang gagawin mo, nyari, banatang kayo. Oh, nakita mong open yung Warlock, instead na umano ka, mapapatay mo pa kagad, ikaw yung magpipinishing move doon. Kasi ang problema mo lang naman, the only problem of Shura is PvP ward. Even though the PvP damage reduction of the other players bigger than yours, you can still kill them. However, the only thing that's stopping you from killing any players is the PvP ward and their reduction. So, if the sigil like Braveheart has already been cooled down, then that's the time you can commit to kill any person that you want as long as you have the enough damage. But if you will try to please everyone that Shura should be a one-hitter, then the class is not for you. Diba? Hindi talaga para sa'yo yung Shura kung ipipilit mo talaga na si Shura dapat ganito, ganyan. Be, disappointed ka talaga yan. On my perspective, bago tayo lumipat sa Shura, ang sabi natin, result ang hinahanap natin. Result, yung magpa-perform tayo na makakapatay tayo at makakapag-ambag. Well, nabigay niya yung gusto niya, gusto natin, so nag-stay tayo. May benefits ba yung Shura? No, bossing, wala siyang tulong yung, walang tulong yung ints, mga intelligence sa stats natin. Nag-test na kami, ganito yung mga walang silbe ha. Yung int, walang silbe. Mahina yung damage ng MOM compared sa tier set. So, ibig sabihin, hindi yung skill percentage. Kasi ang bala ko sana, skill percentage yung habulin natin. So, yung 30% skill percentage damage na may bibigay ng MOM. However, ilang beses na namin ginawa, basic lang naman magpataas ng mana sa dito sa Shura, 3,000 sabihin na natin. Oh, excuse me, 3,000. Divine armament tayo dito. Lagyan natin ng MOM. Set of magic, ayan. Ilan tayo? Total of 4,480. Gawin mo lang, 1, 2, 3, 4, 5. Skill, 5,800. So,
all you need to do is reach 6,000, 'di ba? 6,000 lang naman yung kailangan mo na SP para tumaas yung damage mo. 'Di ba? Para ma-compensate mo yung gusto mo na makuha mo yung 30% skill damage. So okay na siya. Hindi pa rin sapat yung damage niya kasi sabi ko nga 160 si MOM, 199 going 200 si Tears. So ang pinaghuhugutan niya is yung attack and eto yung Tears natin P damage 7% kasi yan. Eto lang yung pinaghuhugutan. Ngayon, yung iba naman sinasabi, "Boss, kailangan ba malaki HP namin para mas mataas yung damage mo?" The answer is no. You don't need to have high HP to be able to do more damage. Kasi yung HP natin is only a meter gauge. So the lesser your HP, dun lang siya tumataas. Yung ibig sabihin lesser yung percentage ng buhay natin dito na nababawasan tayo. So dun lang siya tumataas yung damage. So walang kinalaman, hindi mo kailangan masyado ng vitality. Vitality kailangan mo kung gusto mong kumunat. 'Di ba? Eh on my case, 'di ba, habang kumakasaka, kaya mo naman salagin. Basta ang nangyayari is nakakabato ka. Ibato mo na ng lahat ng damage, 'di ba? Isagad mo na. Scaling daw ng MOM is up to 12k. Scaling, alam ko ano daw eh. 6k lang, 6k. Diniscuss na yan dito sa amin sa code, parang 6k lang ata. Ay hindi, di sa code, sa team namin, nag-ano na kami. Tsaka nag-survey na din ako dyan, 6k lang kailangan para makuha mo yung 30% skill damage, na 12,000. Kasi yung 12,000 kasi is hindi siya achievable dati ah, dati. Eh dati pa lang, ang pinakamataas na kaya mong ma-reach na SP is nasa 7,000, nasa 10M na yung asura mo, nung wala pa yung mga PvP feathers. Kaya imposible ilagay nilang 12K, walang makaya mag-reach nun dati ng 12K. Pwede mo pa rin naman gamitin yung asura, so hindi siya ganun kataas yung damage scaling niya, Boss Neko. Yung Asura. Yes, you can still use Asura. However, ano siya eh? Siya yung magpapa-downtime sa'yo. 10 seconds ka mawawalan ng ano, pantira. Unlike dito, after mo makawala dito, tamang sungkit ka lang, pa-charge up ka lang. Then makakapasok ka ulit ng ganito. Dito rin sa amin sabi 12k may damage difference na daw between 6 and 12 sabi nung mga naka 12k plus na SP. Oh. Malaman din natin kung ano, maganda magpakita sila ng test din para or gumawa sila talaga ng test para ma-differentiate yung damage na kayang ibigay. Kasi sabi naman 6k nung una. Nagtanong ako parang warlock yata yun. Warlock discussion. Nagano kami kasi, what is the best set? Sabi nilang ganyan. Pwede daw MOM. So, kung MOM naman yung tingin nyo, how much SP do you need na average? Ang sabi nila, 12,000. So, yun yung nasa isip ko. So, 12K. Ngayon, nagtanong naman ako dito sa mga ka-teams namin, dito na mga, ano na, siyempre, alam naman nila yan. Nag-i-invest sila sa character nila. So, pinag-experimentahan nila yan. Gumagastos sila dyan para ma-reach nila talaga yung 12,000. So, sabi, hindi na pre. Ano lang, 6,000 lang. Di mo kailangan mag-reach ng 12K. Wala namang dulot din na ano yun. So, hindi mo kailangan pataasin masyado. Ngayon, nag-damage tas ulit tol ha. Eto naman, based doon kagahapon, doon ko nga, sabi ko nga, oo nga. 6K nga lang talaga yung requirements. Alam mo kung bakit? Kasi 6K na talaga yung stats nung Shura yata na gamit namin. Hanggang umabot siya ng 7,700. The difference ng damage is wala man lang nagbago. Kasi additional 1,000 can increase man lang kahit ilang million. Kasi nga, ang usapan natin is 160 million. So, yung 2% can increase a little, diba? Sabihin natin 3%. Umangat man lang kasi 1,000 max SP yung nadagdag.
So dapat tataas, pero hindi na siya. Yes, bossing, tier set or MOM sa GOH? Tier set. Pwede nating i-testing after nito. Ay, hindi ko siya magagawa pala. Alam niyo kung bakit? Mababa SP nito. Siguro aabot lang ako ng max SP sa ano, sa mga 6,000. Hindi, aabot naman siguro 6,000. Sprint set. Ayun, tier set na tayo. Panoorin niyo yung live namin kahapon, boss. Kung gusto niyo makita yung test na ginawa namin. Yung pinakauna, kasi dalawang live ako kahapon. Kasi nung gabi, nag-request sila ng DD. Kasi sabi ko, ito yung magiging ano ko, breaking point natin kung magsiswitch tayo for the team. Kasi pinapalipat na nila ako ng class kasi hindi na tayo di na kaya mag-perform ng maayos ng RG sa atin, sa team. So, pinapalipat na ako ng class. Ayoko naman matanggal din sa team namin. Kasi ilang papalit-palit kami. Ako medyo matagal na ako dong kasali sa team na yon. Ever since ng DD, di ba? So, baka matanggal tayo. Hindi ba bug yung GOH sa ano? 130 penes, still no damage. Mas malakas pa damage ng combo. Possible na cap. Possible na cap, ha? Pero hindi ko alam, tol, eh. Kasi yung Asura naman sa ton, tuwan-tuwa nga ako pag Asura. Bububuhat ako ng ano nun, eh. Yung gamit ko pa yung champion na isa. Diba yung champion natin na pilot natin? Asura lang ginagamit ko. Pinapalex ko lang. Bumubuhat ng ton yun, eh. Pero di ko lang alam kung yung GOH is, eto nga, ano yung mga experiences nyo, guys? Pa-share naman ang mga experiences nyo, so para maano lang natin dito. So first experiences natin kay bossing, ano to, boss Mark, type din natin, Mark Alcam. So experiences mo is parang may damage cap sa ton. Tama po ba, bossing, no? Kasi normal Asura ko nasa 900M na. Then, anong, ano mo, pagka GOH gamit mo, same damage. Same damage ang GOH mo versus doon sa Asura. Before sa, base sa experience niya, may difference yung 6K at 9K SP niya. Ayun lang. Hindi, pwede natin i-try ulit yan, bossing. Lods, anong divine armament sa weapon ng pag-rampage lang yung gamit? Yung regular lang, tol. Yung iron, yung ancient pa rin gamit ko. Kasi kung grinding, kung kaya ko mo naman, one-hitin lang eh. Di na ako nagpapalit. Pero kung di mo kayang one-hitin, better siguro, tol, gamit ka ng converter. Or hanap ka ng weapon. Kasi meron ako, di ba, yung kahapon kay Boss Suyin, ba yun? Hindi niya kayang one-hitin. Trigger triple attack. Ano ba yung mataas yung attack na bigay? Wala eh. Lahat kasi ngayon sa Divine Armament, same stats ng bigay ditong physical attack, nakadepende na lang sa damage mo. Tapos dito, P damage plus 7. Eto din, no? Eto na lang, boss. P damage plus 7 din naman to. Isa lang talaga weapon natin. No choice na lang talaga kung di pataasin mo yung PBE mo. Hindi, boss. Mas maliit siya. May Drake card na ako nun. Yung damage ng GOH ko. Eto, ha. Eto pa. Alam nyo kung bakit, speaking dyan sa ganyan, alam nyo kung bakit sinasabi ko na parang yung iba yung developer. Yung GOH versus don sa Asura, parang nagsa-same damage scaling. Parang kagahapon ata, parang mas malakas pa ata yung Asura compare sa GOH don sa PBP ward nung nag-test don sa priest. Sabi nga, putang na, parang ano, ah, mas mataas pa damage ng Asura ko compared doon sa GOH. Ayun.
ang daming bug, kaya nga sabi ko, baka iba yung developer, hindi nila na-anticipate yung mga computation ng skills, ganyan. Baka ganun. Palagay ko iaayos pa yung, tingin ko iaayos pa yung sura. Kasi ngayon marami siyang damage scaling, yung daming problema. Tas yung Asura is pumapantay. Testing nyo nga, guys. Testing nyo. Mag-GOH kayo versus don sa Asura. Halos pa pumapantay yung damage pag sa PvP. Ewan ko kung ano, ako lang yung nakaka-experience doon. Hindi pala ako nakaka-experience nung nanood pala ako ng PvP. Kasi di ba pumapasok ng open forum ng gano'n, ng PvP. Tas sabi, puta, ba't gano'n? Mas malakas yung Asura ko, mas dumadamage pa. Sabing ganon. Kaya sabi nila trash daw, sabi niya trash. Eh doon ako nag-aano na, sabi ko lilipat ba ako ng Shura? Sabi ko baka kasi pag lumipat tayo Shura, GG tayo. Eh at least at nakakapag-ano tayo ng result, 'di ba? Okay na ako noon. 2 weeks pag di pa naayos, babalik na ako sa GX. Pops, okay pa din ba sa Ton ng NMVP? Sa akin sa Ton, okay lang sa Ton. Okay lang din sa TR. Kasi sa TR ang ginagamit ko is yung dalawa eh. Kaganina nag TR naman ako. Kung gacha MVP lang naman, easy lang. Pwede kang mag-stack muna ng 40 stack tapos mag-ulti ka, yun. Ahead ka na kagad ng damage dun sa iba. Tapos GOH ka. Ayun pa isa, baka Boss Ian Marvin. Kaya nga ano, maraming dapat ano yun, maganda i-review muna yung ano, Shura ulit. Kasi kinapipaste lang yan sa Taiwan eh. Iba naman ng developer ng Taiwan siguro, tsaka sa ano, sa Korea. Kasi iba yung design eh. Plus wala pa yata ang Shura sa Taiwan, sa Korean server. Wala pa ata, nauna pa yata sa Taiwan. Eh di ba dapat si Korea yung magbe-benefit sa lahat? Kasi sa kanila yung original eh. Pero so far, recap tayo. Damage wise, in terms of PvP, Shura can still damage and penetrate. Can still damage large scale after the PvP ward is broken. So yun na, number one, good thing about Shura, Shura can still penetrate on those player who got advantage on you on PvP damage bonus and reduction with one hit if you have if the PvP ward is already been broken. Yun yung number one good thing sa Shura. So if you're aiming for PvP na, yun nga, if you're aiming na makipag-PVP solo gaming na gusto mo lang pumatay ng ikaw lang mag-isa, gusto mo lang mang-one hit ng gusto mong makakasalubong, which is Shura, hindi para sa inyo yon. Hindi para sa inyo yung Shura. Second is sa PBE. Cons naman to. Cons ng Shura is hindi siya ganun nag-e-excel sa PBE. Yung damage niya compare sa RK is mas malaki yung RK sa PBE. Especially yung spear type, hindi kayang habulin yon. Yung combo build is mako-compare mo siya ng bahagya sa RK ng sword build. Pero parang mas mataas pa rin siguro sa akin yung damage ng RK sa sword build. Siguro kung meron tayong ano, mas mataas siguro si Shura kung may enough points tayo para makapag-ano tayo ng ano, ng combo. Makapag-combo tayo. Habang nakakapag-ulti tayo ng ganito. Ito, itong skill na to. Siguro, mas mataas ang damage ni Shura compared doon sa ano. Kasi, ang bilis lang naman eh. Ang bilis mag-ipon ito pag naka-combo build. Ngayon, mas mataas si RK para sa akin. Eh, on my perspective naman kasi, PvP yung habal namin. Ako, PvP yung habol namin na makapag-compete din ako sa matataas na level.
kahit papaano, 'di ba? So, nagtsura tayo, 'yun yung pinagbabasihan natin kung ano yung the best. Ano pa? Yun nga. Cons pa ulit. Pag freeze ang binabanatan nyo with PVP ward, kahit sabi mo mababa lang yung freeze, na-absorb. Na-absorb niya. Tsaka yung parang yung mga yellow, kunyari ito, si 1-1. Diba? Or si Kyrie, pag na, may Kyrie ka, na-absorb ng ganyan. Pag may mga yellow shields ka na ganyan, additional. Diyan pa lang, hindi mo na mabasag kagad. Kaya pag nagiging nag-excel lang talaga yung class na to, pagkabasag na. Max, mechanic kasi ako now and iniisip kong lilipat ako ng Shura. Eh, usually PBE pa ako nakapokus ngayon. So, hindi ko advisable, Boss Kai, na lumipat ka ngayon sa Shura kung PBE yung habol mo, because mechanic is one of the strongest competitor pagdating sa PBE, di ba? Warlock, mechanic siguro, mas mataas pa damage output siguro sa Warlock eh. Di ba? Pagdating sa TR. Hindi naman, halos ano lang, nakadepende pa rin eh. Wala naman tayo kasi makikita na pwede natin pag-compare ng damage na almost same stats talaga sila and lahat and everything, di ba? Pero yung mas mababa na ano, Warlock kasi nakakahabol, lalo yung spellbook. Pero, ang taas pa rin ang damage sa PBE. Eto kasi, tol, medyo feeling ko kasi hirap. Hirap sa PBE lagi. Si Bossing, oh, gusto na naman magpasuntok, oh. Pero matigas na siya, eh. May times na nabubuhay siya sa Asura ko, eh, no? Hello, ask ko lang po, okay lang po ba magpalit ng form from RK to mechanic? Well, yung mechanic, tol, versus RK, mas parang feeling ko mas okay si mechanic compare kay RK, perspective-wise. Kasi may mga stun, basag ng weapon, mas malaki impact ng mechanic compare doon sa ano, sa RK. Kung hindi ka naman nandun sa heavy spender, kung tawagin natin. Kasi parang ano, heavy spender ang kailangan ni RK talaga. Pagkapantayan mo, lusaw ka sa Warlock pag RK ka. Sa mechanic, kaya mag-hold, mag-stun, kaya din mag-dealt ng damage, din magbasag ng weapon. So, malaki yung impact niya compare kay RK. Kay RK naman, basag ka pa rin ng weapon, pero lusaw ka kagad. Tas hindi ka ganun kabilis mag-inflict ng damage kung wala kang Dragon Scion, 'di ba? Sa bagay, 11 floor kasi kaya ko na kahit 84 pa lang yung penetration lang sa mechanic. O, 'di ba? Sure ba need heavy spender? Not heavy spender. Tol, kahit mag-heavy spender ka, hindi pa rin siya nakakabasag ng PVP ward minsan. Siguro dahil sa computation, hindi masyadong okay yung damage scale. Para sa akin, ganun yung napapansin namin eh. Majority din ang nanonood kasi usually, ako naman, hindi naman ako nagbibida-bida lagi. Gusto kong humingi ng opinion kasi para malaman ko din kung ako lang ba nakaka-experience na ganun. Eh halos majority din ng mga nanonood tas mga napapanood din namin is ano, laging ganun may cap. So kahit mag-heavy spender ka, or whatsoever, kung ang problema nga natin is PVP ward, hindi tumatagos yung Gates of Hell, yun yung ano, biggest problem talaga. Pero, malaman sa mga future patch, baka maayos naman. 1 to 2 days pa lang naman kasi, 2 days pa lang, no? Second day pa lang ni Shura ngayon. So, malaman baka ayusin nila. Kung aayusin, di mas maganda. Ano pa? Ano pa mga problema sa Shura? Yun pa pala, yung sabi ni Boss Mark, experiences, di ba? Ang sabi nga is parang may problema dun sa ton, nahihirapan mag-penetrate. Maraming problem si Shura, guys. Kaya bago kayo mag-Shura, make sure muna na ang goal nyo lang talaga is same lang sa akin para hindi kayo ma-disappoint. Kasi galing tayo sa perspective kasi, alam ko, naiintindihan ko yung mga players, bakit ganun sila ka-disappoint.
Ako, matagal na ako nag-champion, sobrang tagal na. Kaya sila siguro nade-disappoint kasi ganito lang kasimple. Si Shura kasi, ay si Champion kasi is nakasanayan na pumapatay ng whale. So, whale killer kung tawagin natin si Champion. Kahit mababa yung PBP mo, is kaya mong tapatan ng ahead, yung mga ahead sa'yo, kaya mong pumatay or mag-dealt ng damage in a one hit. Dito kasi, hindi sila makabawas dahil dun sa PBP ward, kaya na-disappoint sila. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, okay, hindi kayo makabawas sa PBP ward. Ang tanong ko sa inyo, noong mga panahon na same class kayo, kaya nyo ba din bumasag ng one clickan ng PBP ward? Kumbaga, kahit ba magpaluan kayo ng 1v1, kaya nyo din ba manalo doon sa mga binabanatan yung pinag-aasura? Ngayon, kung kaya, ang nagiging problema na lang kasi dito ngayon is yung PBP ward. Ako, kaya ko din manalo doon sa iba na binabanatan ko ng asura. Ang problema nga kasi yung PBP ward, hindi tumatagos yung Gates of Hell. Ngayon, solution ko sa sarili ko para ma-enjoy ko yung class, team play na lang ako babanat ng Shura. Paano ang team play? Kung kailan yung mga team player, team members ko is nakakabasag na ng ano, doon ako susuntok. Kasi usually, ang laruan namin is focus to one player. So, focus to one player, pagtutulungan namin isang player. Ngayon, pag nakita ko yung pagkakataon, doon ako susuntok. Which is, nagtitrigger naman, ng napapatay ko naman yung mga players. So, sabi ko, doon pa lang, hinahanap ko kasi yun kagabi. Sabi ko, ano ba talaga, lilipat ba ako o hindi? Sabi nga, yung unang tanong sa akin, yung pagka-live ko ngayon, boss, na-satisfied ka naman sa ginawa mo. Satisfied naman. Sobra-sobra pa, kinikilig pa. Kinikilig pa yung ano ko, bossing. Gumamit siya ng Shura, heavy spender, hirap sa PBP. O yun, isa pa, o, si Boss Bernard, watch nyo kay Dylan Pros gumamit ng Shura, heavy spender, hirap talaga sa PBP ward. Yan yung sinasabi ko. Pero, kung may teammates naman kayo dun, diba, na kayang tumulong, kaya sa amin, ilang kaming damager, almost lahat kami damager DPS. So, yung tatlo, pag napagtulungan yung isa, ako na yung papalo up. Eh, pagka butas na yung PBP ward, ang dali magpabagsak ng ano eh. Diba? Pag butas na yung PBP ward, kahit malaki, ang dali magpabagsak ng Shura. Yung sabi ko nga, ina-expect ko kada ano, susuntok ako doon kagabi. Sabi ko, putang ina, makapahiya ata ako ah. Kagabi, yung nag-didi kami, sabi ko, putang ina, kada may susuntok ina ako, sabi ko, putang ina, ma-one hit ka. Sa utak-utak ko lang, ma-one hit naman. So sabi ko, uy, okay to. Tapos yung mga PBP ward, minsan nakakabasag din ako ng PBP ward. So, ibig sabihin, mabasa ko lang yung PBP ward, masaya na ako, pwede na akong mamatay. Kasi, kung mga gameplay naman is mga cart, diba? Mabasag mo yung PBP ward na nasa harapan mo, mapocus per ng team mo. Siyempre, pag nabasag mo yung PBP ward, cooldown na kaagad yung skill nila. So, automatically, yung teammates mo, makakaano na yan. Sa second na bangon yan, patay na yan sa'yo. So, isang beses lang naman kailangan mong pagtyagaan eh. 'Di ba yung mga PBP ward? Ano yung sinasabi ko, isang beses lang. Eto, mabasag lang ng isang beses 'yan. May 45 seconds cooldown. May 20 seconds cooldown, hindi sabay-sabay. Kumbaga, kung sakali ang gagawin mo lang diyan is mapatay nyo lang ng isang beses. Okay, suicide ka isang beses, ako. Suicide isang beses. Pag nabasag na 'yan talaga, oh, nag-excel na si Shura. Doon na papasok, nakakapatay, pwede ka nang pumatay ng pumatay kahit may PBP ward. Tumatagos na siya. Ang kailangan mo lang, basagin. Tapos eto, yung when you consume HP, yung mga recovery nila. May mga cooldown, ba? Diba? Ayan, no? 15 seconds upon taking, 15 seconds cooldown. Eh, hindi naman yan sabay-sabay lahat na cooldown kagad. Kasi, syempre, eto, nagtitrigger na kagad. Eto, nagtitrigger din. So, hindi siya sabay-sabay na makukuha niya on the beginning. So, kung mabasag man ng isang beses, ayun, kahit, kaya nga nangyayari nun, kahit sino na lang suntukin ko ng suntukin ng mga bandang dulo, dumada pa na kahit may PBP ward or tumatagos na ako.
ayun, naka-OC nga. May mga naka-OC, pero the fact na papalo up ka na lang ng ilang damage, may asura ka pa naman eh. Fix na ba yung PvP ward or nagbabari rin sa defense and reduction? Nagbabari sa defense and reduction din yan, bossing. Kasi kung papansinin mo, parang ano eh, na, hindi lang yung PvP ward eh. Oo nga. Iniisip ko eh, ganun din eh. Kasi may mga na-encounter ka talaga na parang na, nasasalo pa rin yung damage mo. Diba? Tsaka tol, kung i-FF mo naman isang player, dalawang segundo lang, patay na tatlong segundo. Yung Osiris niya, hindi tumarget kayo ng iba. Ganun naman usually. Ako din, naka-Osiris ako pag nagpi-PVP. Usually, naka-ready ang Osiris. Ayan, Osiris Albaron. Hindi ko na sinusot Albaron. Well, good song Albaron kung ito yung gagawin mo. Pag mag-times to yan. Pero napaka-very rare kasi ng chances na magagamit mo siya. Sana ayusin pa nila yung Shura. Hindi ko inihiling na ma-one-hit natin, pero yung the fact na kahit mabasag lang natin yung PvP ward kahit papano, o kunyari, susuntok tayong ganyan. PvP ward down, so out ka na, next na balik mo, tsaka ka papasok ulit ng ano. Yung mga ganun, pero the fact na ina-absorb lang, tas ang kukunin lang sa PvP ward, ganun lang. Parang yun lang yung nakikita akong picks na balance pa rin yung laro. Yung kahit makabasag lang tayo ng PvP ward, yung damage scaling natin is taasan ng konti pag naka-activate yung PvP ward. Para kasing nakalimiter tayo eh. Sayang, pasok sana ako dito sa Paladin, no? 560. Anong pangalan nito? Mensi. Pasok na lang ulit ako dyan. Asurahin natin to. Pabiyo ng auto mabossing. Eto. Kahit itong dalawa lang, Chuck's Blessing, hindi mo na kailangan to. Pero sa akin kasi, on my case, may awakened kasi ako, boss. Awakened kasi, every spear kasi plus 13 attack, so kailangan ko siya. Then critical explosion naman. CRI plus 20. Kahit yung wag na to, tanggalin mo na yung critical explosion. Eto. Eto na lang kailangan mo. Yung spear. Nakalaban niya na yung rice? Hindi pa nga eh. Ah, sa DD? Sa DD, oo. Kagabi, kalaban namin. Nanalo kami. Tambak sa amin kahapon. Eto, yung laban namin. Gusto ko lang share yung sa rice kagabi. Panalo kami dito sa rice. Dito yon. Yung isa. Live. Eto, hindi din. Naka-live naman siya. Nanalo din kami. Eto, panalo na kami. Eto yata yung rice. A Legends to. Legends rice to. Labo. Malabo pala live ko. Tataasan ko nga to para mataas quality.
Ma-review nga. Eh, no, yung mga ganong buhay na matataas, di ba? Pag naubos na yung PBP ward nila, or tagabasag ka ng PBP ward, doon pa lang, ang laki na ng silbi mo eh. Teka, natawag na ata ang misis ko. Wait lang ha. Ayun, bukas na lang guys, ulit. Thank you ulit. Iyan ako muna to, susunduin ko lang. I-stream ko na lang ulit to bukas. Tsaka guys, baka naman pwede ano pa patulong din guys, patulong sa build natin. Tayo-tayo magtulungan tayo kung ano yung pinakamaganda. Nyari bukas pag nag-live ako, kung may matuklasan kayo naman na build doon sa Shura ng kunyari combo, anong mas magandang combo na build natin para maitaas natin yung damage natin sa PBE. Basta kung meron ako malalaman or may share sa akin yung iba, i-share ko kagad yun sa live. Boss, true na ba kaya, hindi kaya i-one hit ng Shura? Kapag yes, bossing, may times na kaya. Warlock to Shura, goods, lords. Wag tol, mag-warlock ka na lang. Mag-stay ka na lang sa warlock. Pero kung mag-Shura ka, last na to ha, question. Kung mag-warlock to Shura ka, consider mo yung stats mo, boss. Natry na yung Lex Asura. Hindi pa tol, hindi ko pa natatry yung Lex Asura. Kasi hindi mo siya magagawa sa in real battle talaga. Mas maaigi pang mag-cast ng Divine Retribution versus dun sa Lex na susuntukin mo. Divine Retry na lang yung mauuna kasi possible din kasi madamay pa yung FS doon sa gagawin nyo eh, di ba? Or Apothesis na lang i-cast doon sa umpisa para siya banatang kagad ng kalaban then mag-cast ng skill. Thank you guys ha ulit. Maraming salamat po.